ilalim niya malamig. Hindi po tulad ng halimbawa Jimelina. Ang Jimelina toxic 'yan eh. Kaya kahit anong gawin mong gano, wala ka makikita ng microbes sila. Puno niya mismo. Yung dahon niya po, yung dahon niya, yung fruits niya. Kaya po, ang makikita niya usually pag merong jimelinahan, ang makikita niya sa ilalim is just plain glass. Wala po tutubong iba. Tsaka dotomis po kasi siya. Pansin ko nga yun eh. Patay po mga damo talaga. No. Pansin ko nga yun. Ba't ito ano jimelina to? Anong kinds of leaves na pwedeng pagpunin? Pares din sa kayo mahogany yan. Ah, pareho sila. Any kind po, pero usually po, yung makakapal na parang forest floor, ganun po siya. Oh, kasi po pag hindi po nagpa-pile natutuyo eh. Oh. Ang microbes po kasi kailangan niya dark, warm, moist. Pag inalis mo 'yung isa doon, hindi po siya tutuyo. Mm. Yes po. Possibility of converting carinia tonica. Nabanggit niya sa inyo, nabanggit niya sa amin. Yung possibility of converting sana 'yung mga katulad namin na matransform ito potential farmers. Kapag yun, maganda yung ano, model, kapag yung farm, tapos meron ka dito, ito pa. Ang thinking yung kaya, financial. Ito mong person, ito mong mga kasi ba ito, di ba, could sustain it din karoon? Kasi given na may pinapaswell din tayo, na apat na farm mo, okay. Pero kay micro, sure ba natin? Tama po. These are not all adjacent farms. Malalayo ang lugar nila. At kailangan din ang mga respect. So, it's the thinking. Ewan ko lang. Economically feasible po? Okay. Can support. Advocacy na yun. Advocacy na yun. Sustain. Okay. Tapos at the same time. Tama. Okay. Ganto. Tama po. Kasi nga, paano magsusustain? Pwede nga lang kumikita. Magiging ayuda na naman tayo nito. So ano po namin? Sa amin, ang tawag po namin dyan, triple bottom line. No? Ng sustainable development. Three P's. Hindi po P's. Three P's lang yung amin. That's people, planet, and profit. We take care of the people, take care of the planet, but making sure we make profit. Kasi pag wala yung profit, magsaktong lahat na to. Okay? So, ginagawa po namin sa farm, halimbawa ito, binabasag namin yung mentality na kailangan ko, hindi ko dyan, nilapad nilalabas do. It's the same thing. Pag nakaganon yung vine, bitinan mo, magaganon, di ba? So, yung food supply niya, makakat, or hihina. Ang gagawin ng halaman, kailangan kong mabuhay. Magkakalat muna ko lahi ko. Kaya pag in-stress mo siya, biglang labasad ang bulaklak niya. Parang na, ano sir, ano ko sa papaya, ganun din. Okay, kasi nga, now yung bugs naman, yung nagtutok ng ampalaya, nandinilaw bigla. Okay, ang pwede nyo po yung i-bug. Pag nag-bug po kayo ng ampalaya, hindi nyo kailangan lagyan ng yung bug na nakasarado talaga. Yung ilalim niyan pwedeng bukas. Fruit fly po kasi yan yung pinaka-notorious dyan. Ang fruit fly, hindi siya lumilipad ng... kaya nakaganon dyan siya. Kahit bukas yung ilalim yan, ayos lang yan, chill lang yan sila. Now, just in case po maraming infestation nun, no? Kasi nga, di ba, sabi sa Zen, knowing the enemy is half the battle won. Okay. So, ang gagawin namin, gumagawa kami ng concoction para ma-trap namin yung mga lalaki na. Sad to say, lalaki ang tinatrap namin. Kasi malalaki mo yung pagkakatiwalaan ito baka ito. Kasi ang fruit fly po, kaya nagtataka sila, bakit yung palaya ko okay pa ngayon? Kinabukasan, nanilaw. Kasi ang fruit fly po, the fruit fly itself, hindi siya umakain ng palaya. Nangingitlog siya sa palaya. Pag nangitlog siya at nag-hatch, di ba yung sanggol napakalakas kumain yan? Kakainin yan overnight. Kaya naninilaw ng gano'n. So, ang ginagawa namin, we trap the fruit fly. Yung sa bags, sir. Di ba yung concern ninyo? Sa bags. Ang gagawin lang sa bags, ang fruit fly is, itatrap yung lalaki. Kasi sino nangingitlog? Babae. Yung babae. Ba't siya nangingitlog? Kasi doon sa lalaki. Okay, yan. Yeah, no, no. So, ano na nagawa? Makinig ka rin. So, gano'n dyan, di ba? Kaya itatrap yung lalaki. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano may itatrap yung lalaki? Paano masisigurong lalaki yung natrap? Yun lang. Gayahin mo yung amoy ng babae. Ah. Yung amoy ng babae. Okay?
So gumagawa kami ng pheromone. Ah. Ang ginagawa namin diyan tuba. Di ba tuba? Tuba. Maamoy yan. Plus muscovado sugar plus tubig. Mix namin diyan, lalagay namin sa bote. Hindi po, lagay mo lang sa bote po. Bitin niyo lang doon. For every 100 square meters, one maamoy niya. Para po concentrated yung pinanggagalingan na amoy, hindi pa. So, parang nilagay niyo po ang isang ilagay niyo sa isang kwarto. Po. May iba ba bukod sa tuba? Ah, pwede po suka na basta wag lang po yung mga datu puti kasi acetic acid din iba na eh. Oh, wala na po yung amoy nila. Oo. Yo, boy, maganyan, yung maganyan pwede yan, oh. Parang ano lang yan, kaya iisa yung trap. Pag nilagay mo yung lalaki sa isang kwarto na madaming babae, isa lang lalapitan niya. Hindi, di ba? Madami. So, ang gawin mo sa isang lugar, dapat isa lang trap na ilagay mo. Pag nilagay mo doon, ang mangyayari doon sa lalaki na fruit fly, maamoy niya yung babae eh. Pupunta yan doon. Pagpunta niyan doon, pasok na. Shoot. Palunod. So, wala insecticide. Management lang naman ginawa natin. Okay? Ito yung ba yan sa regular na langaw? Sa langaw, iba. Iba dapat ang pang-amoy. Usually, sa langaw, ginagamit namin cinnamon bees. Gustong-gusto ng langaw yan. Ganun lang po yun. Para dun sa bags. Simula, hindi pa ako nakita na fruit fly na may salbabida. Survive talaga yun. Yung ba, sir, ano, hindi ba mayroon ano, yung halaman, tapos kinakat nila yung pinakadulo para daw mamunga. Totoo ba yun? Ah, okay. Hindi ka po yan. Kinakat mo yung dulo ng halaman kung gusto mo ang halaman mo ang takbo pa ganun. Mas spread. Apical dominance po yan eh. Ito yung dominant na niya, di ba? Pag tinanggal mo yan, tendency niya, gaganon na siya. Eh, ganon na ginawa namin sa mangga ni attorney sa Tyson. Kasi naabutan namin, matangkad. So, masyadong matrabaho. No. Tinanggal namin yung gitna, ngayon, pagganon na sila. Mm. It's the same principle po na ginagawa ng bonsai. Tanggalin yung apical dominance para gumanon na gumanon. Pero yung ano sir, yung papaya. Ah, yung papaya, gusto diba? Mo gawing babae yung lalaki. Hindi, yung dumadami yung bunga. Ah, dumadami yung bunga. Kung gusto mo dumami yung bunga ng papaya, dagdagan mo sa potassium. Sa makukuha din. Pero nakita ko sa internet, ano? Binabali. Ah, yeah. Ang binabali po, usually binabali namin is ang pambali is para yung lalaki na papaya, yung maging babae. Yun yung mumunga. Di, lahat eh. Oh, hindi po. Well, for one, hindi ako masyado ano sa internet eh. Di, mostly nasa ano, napansin ko sa Taiwan. Ah, pwede po 'yon. Pero stress factor lang din po 'yon. Stress factor lang 'yan. O kung gusto 'yung lumaki po, o lumaking bunga, hindi masyado madami. Tanggalan mo ng mag-thinning ka. Tanggalan mo ng bunga para lumaki. Ano 'yung dahilan bakit ang papaya hindi masyadong I mean sa lugar namin eh. May ano bang gusto niya? Maaraw o malilim? Binangonan si Sal. Okay. Ano tapat po? Tapat ako ng ano, silangan ako. Oh, tama. Ibig sabihin, tama, okay, sunrise, maximum. Andrito ka. So, tanghali, nakatutok sa kanya, andun pa rin. Tutok ang araw sa kanya. Maximum, kuha niyo po yung tamang, ano. Sun. Pero bakit ang payat niya? Okay. Payat po yung dahon, payat yung... Payat yung trunk niya. Trunk. Okay. Hindi po matubig. Hindi matubig, okay. Kinakailangan, diligan mo siya. Okay. So, kung ganyan po, kasi diba, ang ano lang naman natin, ang main nutrients lang naman natin, diba yung nasa chemical fertilizer, NPK, nitrogen, phosphorus and potassium. Yung nitrogen, pampadahon. Okay? Kaya kung gusto nyo lumaki daw ng halaman nyo, dahil half ang lettuce, hangkong, nitrogen lagay nyo. Kung gusto nyo po lumaki yung trunk, that's phosphorus. Kung gusto nyo lumaki bunga, that's potassium. Okay? So kung pampadahon ang gusto nyo, kumuha kayo ng legumes, mga mani, mga ipil-ipil, lahat ng mga tanim na may pods, those are all legumes. Yun ang ilagay nyo sa base ng plant, lalaki daw nun. Kung phosphorus, kumuha kayo ng kamote kahoy. Kasama, that's high in phosphorus. Pag potassium, which is pinakamadali, yung sa pagpapabunga, di ba pag nag-harvest ka ng banana, yung trunk, puputulin mo na yun. Any part of the banana is high in potassium. Okay? So yung trunk niya. Oh, pwede po, kung anong gusto nyo, basta banana. Ang ilagay nyo lang po is from the base of the plant. No? Huwag kayong mag-ano, ginagawa na iba, ito yung base, igaganon yung mga basura, di ba? Hindi po siya maganda. Hindi po siya maganda. Ang gawin nyo sa kanya, with a distance. Ang papaya, kahit lang po mga 1 foot pa ikot. Pero if it's a big tree, bawa, mangga. Okay? May tinatawag tayong canopy drip line. Di ba ganyan yan? Kung nasan yung last branch,
doon ka maglalagay. Oh, yung last branch, yung ibaba mo yun sa lupa. Mm-hmm. Diba? Yun yung canopy drip line, nandun yung ugat na pinakamalakas sumipsip. Huwag kayo maglalagay sa trunk. Kasi pag naglagay ka sa trunk, ang ando ng ugat for anchorage. Hindi mo na kailangan ng anchorage kasi laki na ng puno eh. Pampabunga mo, yung pinakamalilit na ugat, andun yung sa canopy drip line. Yun yung kadalasang mali ng tao kasi doon talaga sa pinanay. Canopy drip line. Kasi drip line, ganun po. Madali lang po yun, pagkita mo. Oh, yan. Kaya pala sa or anino pag 12, ayan, alas 12 yun, yung aninong yun. Kaya nga sabi doon sa fertilizer na ano, ang ilalagay mo doon siya, hindi doon mismo sa puno ng ano, sa gilid, layo-layo. Tapos kung puno, doon talaga, layo nyo. Kaya pala. Kasi otherwise, ang lalaki na ugat doon, ano lang, yung pang-anchorage, puno yan, matibay na talaga yan. Okay? Okay. Marami akong natutunan. Marami, marami. Kaya po mag-video doon banda. Ayan, makikita yung sunset dyan po. Just last night. Oh, okay. Maangin lang dyan. Oh. Okay. Thank you. Oh. Doon kami bumabawi. That's why we can afford to teach communities na walang pambayad for free. Iikot lang namin yan. Iikot lang. Of course, hindi kami yayaman talaga na napakayaman. Pero ayos lang. Ayos lang. Kulang naman tayo. Okay? Okay po, sir? Sa halap po? Okay. Wala na po. Oh, salamat po. Wala na po tanong. Tulod na po kay Sarina. Kapagbalik na. Tulod na po ba kayo ulit? Thank you. Salamat kami sa mga manggahan. Salamat po, sir. Thank you. Magkapunta po kayo sa bukid doon. Sabihin niyo lang. Thank you. Punta po kayo sa farm namin. Bukid doon. Thank you. Ay, mabibigbit na alok ako pag kuya. Sa amin po. Oh, marami po. Marami. Ay, apa, apa. Picture. So, yun na guys, tapos na yung tour natin. So, napakagaling yung tour guide. Very informative lahat ng mga ano, lahat ng mga regarding sa halaman. So, yun. Yes. Pwede mo i-farm pala natin sa buong ngayon kayo sa Kitiko. 1.5 hectares yun eh. Kaya yun ba? Oo. Okay lang, meron kami nang mag-guide na ganyan. So, ayan guys, nagkaroon kami idea. Meron kaming lupa dun sa bowl. Nagawin namin farm. dahil sa pinunta namin ngayon, nagkaroon kami idea kung paano cultivate. So, ayan. Yung pinakamalupit nating tour guide. Very informative sa mga ano about sa mga farming. So from ano pa to guys, from Bukidnon. So pumunta lang siya dito para mag bigay ng mga tamang impormasyon regarding dito sa farm ng Diaz Sanctuary Farm. So guys, punta kayo dito kasi masarap pagkain dito. Bukod sa masarap na pagkain, meron pa kayong matanong yung mga farm. Lalo na kung mahilig kayo sa mga flowers, andun, marami doon. Mostly yung mga food nila, yung mga herbs and spice, dito na nanggagaling. Oh, yan ang isa sa kagandahan yan. Fresh from the farm yung mga herbs nila, spice and herbs. Madami po kasi factors eh. Yun. So, isa yung dahilan, nag-create sila ng Diaz Kitchen. Tama. So, yun guys, patapos na yung tour. So hanggang sa muli, this is July. Oh, kaway-kaway sa mga Green Boys! Ayan. Follow nyo, sir. Ayan. YouTube. Ano natin, YouTube. July vlogger. Magkita ito sa, ano? July vlogger. Ah, mahilig po kami manood ng YouTube eh. Ayun. Magkita na yung sarili nyo doon. Artista na kayo doon. Ngayon lang. Ngayon lang. Ngayon lang ako, bukas wala na. Extra na uli. Hindi na bida? Hindi, babalik dahil sa isang linggo para isang linggo kayong bida eh. Oo.